Ready now for her stage mother era, si Chris Aquino. Sa eksklusibong interview sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda, tuloy raw ang kanyang laban para sa mga anak sa gitna ng hinaharap niyang autoimmune diseases. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpaunlak ng exclusive interview si Chris Aquino na nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday sa Fast Talk with Boy Abunda. Live via Zoom ang interview mula sa Los Angeles, California, kung saan nagpapagamot si Chris dahil sa sakit. Pag-amin ni Chris, nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang ikalimang autoimmune disease. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE, or lupus na mas kilala, or it could be rheumatoid arthritis. May iba pa raw sakit si Chris na nakakaapekto naman sa kanyang baga. Ang hypertension pala, hindi lang sa puso. It's my right lung boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. You have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang mga sakit daw ni Chris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang father's side. Sa Lunes daw, ia-admit siya sa ospital at may mga susubukang gamot. The next 6 months are crucial. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Sa huli, nagpasalamat si Chris sa lahat ng taong nagdadasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Nagpasalamat din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Ms. Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. Gagawin daw ni Chris ang lahat para humaba pa ang buhay para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimby. Nagbilin din daw ang kapatid niyang si Viel bago siya sumalang sa interview. I hope may nag-ayos sa iyo. I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talaga. Pipilitin ko because ang next ano ko, my next chapter is to become a stage mother. Okay. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.